isang magandang buhay po. Ako po si Coach Simon, isa pong COVID positive patient ngayon. Siguro iniadya po ng Panginoon na maranasan ko ang maging isang pasyente ng COVID para mas maintindihan kung paano po lalabanan ang isang kalaban na hindi po natin nakikita. Aaminin ko po na marami po akong nalalaman pagdating po sa sakit na dala ng pandemya. Subalit, ang akin pong kapabayaan ang nagbigay sa akin ng sakit. Kaya, ang akin pong hiling sa akin pong mga kababayan dito po sa lungsod ng Imus ay sumunod po tayo sa mga alituntunin. Huwag po nating kalilimutan ng social distancing. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay. Ang pagsusuot po ng maskara, lalong-lalo na po ang umiwas sa mga matataong lugar. Inuulit ko po, madami po akong nalalaman kung paano maiiwasan ang sakit. Subalit, ang akin pong kapabayaan ang naging dahilan kung bakit po ako nagkaroon ng COVID-19. Paano po natin gagawin yan? Mabuti na lamang at magaling po ang ating punong lungsod, Mayor Emmanuel Maligsi, katuwang ng kanyang Vice Mayor Oni Cantimbuhan, meron na tayo ngayong mabilis na panlaban para malaman kung sino po ang mga tinamaan. At yan po ang ating molecular laboratory. Ngayon po, mabilis ang reaksyon ng ating mga City Health Office, taga-CESU o City Epidemiology and Surveillance Unit, ang mga taga-hospital ng Imus, ang mga taga-CDRRM, mabilis po silang dinideploy kapag po meron mga nalalaman o mga nire-report na kaso. Mga taga-Imus, huwag po kayong matakot dahil sa ginagawa po ng ating pamahalang lungsod. Ako po ay naniniwala na pagsasama-sama ng gobyerno mula nasyonal sa pamamagitan po ng ating congressman Alex Abincula, sa provincial government, sa city government, sa mga barangay, at maging sa inyong mga tahanan, na ang pagsasama-sama at pag-isa sa mga alituntunin ang siyang higit na matikas na panlaban para po matapos ang ating mga nararamdamang problema. Marami po sa lahat. Siyang higit na matikas na panlaban para po matapos ang ating nararamdaman. Siya si Consel Monmon Arguelles na positive sa COVID-19. Alam niyo po ba yung taong yan ay matulungin, madaling lapitan, mapagmahal sa kapwa, kumpare ng lahat. Kung siya ay tumutulong sa ating mga nangangailangan, kung hindi man pinansyal sa mga pirma-pirma, kung siya man eh mabilis tayong tulungan, sukliyan naman po natin, ipagdasal naman po natin si Consimon. Mas kailangan niya po ngayon ng damay, mas kailangan niya po ngayon ng suporta kaysa ipangalat niya yung balita na may COVID siya at ibahin ang pananaw sa kanya. Mahal na mahal ko po yan si Consimon. Sobrang buti po niyan. Isang text ko lang yan, talagang ano po yan. Tumutulong po talaga yan. Salamat po sa inyo, Consimon. Consimon, laban lang. Kaya natin yan. Pagdadasal ka namin. Consimon, get well soon po. Laban lang. Kaya mo yan. Consimon, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Consi, get well soon po. Ayan kay Consimon Arguelles. COVID lang yan. Mas malakas ka dyan. Get well soon po. Consi, take care. Consimon mo, laban lang po tayo.
Huwag tayong susuko. Pagdadasal ka namin, sama-sama po tayo. God bless you, Consimon. Consimon, laban lang. Pagdadasal ka namin. Consimon, laban lang. Get well soon po. Pakaraos din po. Consimon, laban lang po. Alam po namin na hindi kayo pababayaan ni Lord. Marami po kaming nagdadasal para sa iyong paggaling. Counselor Mon, kaya niyo po yan. Tiwala lang po sa Panginoon. Consimon, get well soon. Laban lang. Consimon, kaya natin yan. Laban lang. Kaya mo yan. Ikaw pa. Para po kay Consimon, laban lang po. Ipag-pray ka po namin. Laban lang po. Laban lang. Kaya natin yan. Boss Consimon, get well soon. COVID lang yan. Kaya mo yan. Consimon, nasan namin ang mabilis mong pagaling? Tayo papatalo sa COVID. Consimon, tatagan mo ng loob mo ngayon. Magdasal ka lang kay God. Maralag ko sa problem. Consimon, laban lang po. Para sa amin na mahal natin, Consimon, get well soon, pray and trust, laban lang.